Pag this one arrives. Patol lang. Nakatoxic na lugar. Ayan na, guys. Wala, nainig din doon the builder. Good morning, guys. Today is Tuesday, and this is a situation. Ayoko. Ilan ka? So, ilan dapat ba? Madali lang. Nakagulat kasi. Aga ko na stress. Nas. Buwi lang ka, ha? Mag-uwi. So, I am 94. Ang sakit. Masyado siyang nagka-health scare lately. Dahil nga yung nangyayari kay daddy. Tsaka, meron siyang friend na. Biglaan na lang kinuha ni Lord. As in, kasama niya pa a week before. Kasama niya sa basketball. Kasama niya dito sa bahay. Sagulat na lang sila no isang araw. May he rest in peace. He died of diabetes daw, yun yung sabi. Kaya, eto, bumili agad ng pang-test ng blood sugar sa Shopee. Now, let's make coffee. Checking in on you. It's now 4:40. Wala naman ako masyadong pinakita today because wala naman akong ginawa. Nag-edit na ako ng vlog. So, and then later, mag-aabang ulit tayo kung lalabas. Actually, itong vlog na to, kaya hindi ko mailabas kasi nandito yung behind the scenes ng GMA thing. Tatapusin ko na ngayon kasi upload ko na. 7 PM naman yung vlogs. If lumabas na ako mamayang 5:30 to 6:30, then I'm gonna put this on live. Para at least tapos na. Paramdam lang ako sa inyo kasi parang feeling ko buong araw. After nung tusukan namin ito, wala na akong paramdam. As usual, I'm having my greens and beyond smoothie. Flavor nito ay coffee spinach. Sobrang sarap. Si Don sa baba, he's having Mary Green. By the way, habang nag-edit ako, this one arrived! Finally, this one arrived! Ito yung token nila for me after I did something for their Instagram. They asked me kung ano yung mga gusto ko from Sunny's. Pero ang gusto ko lang naman, dim cream. Kasi mga makeup, marami na ako. Fluff mats, tsaka air blush. Kaya wala akong kailangan from them. So sabi ko, for dim cream and kumuha ako ng face erase. Kaso lang, nung time na sinabit ko yun, sabi, sold out ata yung face erase. Buti na lang, meron ako nakuha ng dalawang face erase nung invite sa dim cream spa. But anyway, look, I'm so happy! Dream cream! Nung sinabi ko na ito yung gusto ko, hindi ko pa alam na makakatanggap ako ng Dream Cream Spa invite. And hindi ko alam na makapag-sharean pa ako ng mga Dream Creams dun sa spa. Kaya saya ako kasi makapag-share ako ng bonggam-bongga sa mga kapatid ko. Kasi si Nini, lagi niya din ito pinapabili. So hindi ko na siya kailangan bilhan. And then yung ate ko naman, ako curious siya. So yeah, I can share it with them. Pwede nga ito lang lahat hingin ko, pero parang ang boring ko naman. So I just asked for apat na pods.
And then, itong jar. And then, ito yung kapalit ng face erase na dalawa. Wala pa akong ganito, pero binilan ko ng ganito yung tita ko na nasa New Zealand. Mahilig din yun sa mga lipsticks ng Sunnies. So, when she asked me to buy yung mga favorite shades niya, pinadalan ko siya nung eye crayon para matry niya. And tinry ko dun sa Sunnies store. Sobrang ganda ka nung time na yun. Napigilan ko yung sarili ko to buy. Finally have my own and I'm so happy. Kasi gusto ko yung mga ganito, yung mga madadali lang. Wala na ako masyadong mga eye palettes kasi high school pa lang, hilig ko na sa mga palettes, sa mga eye shadows, na iba-ibang kulay. Lahat yun, nasayang lang yung pera ko. And lahat naman ng mga palettes, diba, hindi siya palaging nagagamit all of the colors. Kaya favorite ko ngayon yung mga multi-purpose na mga creams, yun na lang yung ginagamit ko sa eyes ko. Tapos yung mga ganito. The shade is Teddy and Pretzel. Thank you, Sunnies! Now, guys, na natin ko lalo. Guys, sawi ulit tayo. Natatawa ako kasi everyday na lang may mga nag-aabang with me. So doon nga hindi na nag-aabang, umalis na, mag-basketball. Pero may ibang mga kumaris na nag-aabang with me and then pag mga 6:20 na, kasi hanggang 6:30 lang yun. Mukhang wala na naman tayo today, Mari. Mag-exercise na ako. Good morning, guys. Today is a Wednesday and agenda of the day is finally magpapa-retouch na ako ng eyebrows. Sobrang lapit lang nun sa akin, kaso lang bawal ko daanan yung malapit na way. Kaya dadaan ako dun sa mga traffic na lugar, kaya alis ako na 11:30 kahit na 1 o'clock pa yung aking appointment. But anyway, I'm just gonna get ready now. Alam niyo, natatawa ako kasi, hindi ba nag-dress up videos ako sa TikTok? And then, I started uploading it sa YouTube shorts ko. And sa Facebook as a reel. And grabe, sobrang bilis ng pangyayari. 2,000 plus lang kasi yung followers ko sa Facebook page. Actually, pinakaya kong platform is Facebook, to be honest. Parang sobrang toxic niya. Kahit yung personal account ko, hindi ko na siya ina-update. But then, ayun nga, we have to evolve. Some of my fellow content creators mentioned to me. Saka yung kapatid ko din, lagi niya akong sinasabihan, 2 years na, na mag-upload din daw ako sa Facebook. Hindi ko pinapansin. But then, finally nga, nag-start na ako mag-upload on yung mismong video na ginagawa ko for TikTok. Ine-edit ko na lang siya sa CapCut, tapos i-upload ko siya sa different platforms. Ako, edi, in-upload ko nga sa Facebook. Parang 1 week pa lang ako nag-upload from 2,000 followers. Almost 20,000 followers na ako ngayon. Grabe, million views na yung iba. Kaso, talaga naman ang toxic. Alam kong nasistress ako or natutuwa ako kasi ang dami talaga dong mga comment na walang kakwenta-kwenta. Meron akong isang video na sinusot ko yung bodysuit ko. Meron siyang button sa crotch area. Pero good luck sa pag-ihi mo. Ano, wala nang ihian. Yung mga ganun. Sobrang ano talaga ng Facebook, kalat. Mga may mga comment lang. Yung iba doon, sabi niya, hahaha, natry ko na yung ganyan. Hirap na hirap ako sa mall. Pero kung ginawa mo yan para may high content lang, bongga ka, day. Mas bongga ka kasi mema ka lang. Mema comment ka lang. Patola, patola. Anyway, yun. Now I remember why nakakairita talaga yung Facebook, no? Isa talaga yun sa pinaka-toxic na lugar sa social media world, to be honest. It's so, kahit pinipigilan mo na masira yung araw mo, iinis ka talaga.
Alam mo yung sobrang dami namang good comment. Pero talaga namang pag may mga paisa-isa ng mga negatron na naliligaw, tapos sobrang walang sense yung pinagsasabi, mas magiging affected ka talaga dun. So ngayon natatawa ako, pero pagka nababasa ko minsan, naiirit ako. Okay, so this is my outfit. Ililipat ko lang yung... Ito dadaling ko. Finally, gagamitin ko siya this year. Kasi last year, hindi ko siya nagamit at all. And that's the outfit of the day. Shopee, Green Hills Changi, Veha, and Adidas. There. Go. Eh, hindi ba pala ako nakakapunto? Okay, arty, arty. Look at my situation right now. Nandito pa rin yung mga kakahuyan. Hindi na kasi binaba ni Don dahil sa Lipa niya gagawin yung project. Parang hindi na ulit niya isasakay pag uwi namin sa Lipa. So, every time we need to leave, we have to deal with this kahoys. Here! Kaso lang, wala akong parking! 12:19 pa lang naman. 1 o'clock pa yung appointment ko. Baka pwedeng dito na ako magpa-anesthesia. A few moments later. Parking pala dito sa likod. Sabi nila pumunta daw ako at sabihin ko Wonderbrow. Tapos sakit ako ng guard, sabi ko, sa Wonderbrow, sabi niya. O tapos, sabi ko, pumunta ka sa Wonderbrow, kuya. Magde-deliver ka? Siguro akala niya magde-deliver ng mga kahoy. Sabi ko, hindi po, magpapagawa po akong kilay. Ay, hindi, hindi. Lubos ka, dun ka sa harap. Nagantayin na lang ako dun sa labas. And then, sabi niya, ah, sige po, check ko po muna sa taas. Baka tumawag si boss. Tapos, tsaka niya tichinek. Tapos, biglang mabait na siya sa akin. Kasi tumawag na daw si boss. Okay na daw. Punta na daw ako dito sa likod. Hindi ko alam. Bakit ba ayaw niya na lang maging mabait sa lahat? Kung bawal, edi bawal. Pero, o tapos, napaka ni kuya na. Sabi nung guard nung tumaan ako, good afternoon, ma'am. Pasensya na, ma'am. Ang bait bigla. Nakakainis yung mga ganun. Yung sobrang sama na ugali sa mga delivery. Ayaw na mag-talk. Let's go. Nag-CR lang ako. Hello. For your second session. Tama po yung vibes mo. Yes. Matawa. Lagi pong pinapakita yung picture nyo. Gusto ko yung kay Miss Kuko na katawa sa music sa Instagram. Oh. Halos siguro po lahat ng kaya. Gusto yung achieve yung ganyan. Ganyan. Kaya. Ang ganda naman kasi talaga. Tapos meron pa po mga client na pinafollow ko si Miss Kuko. Kahit ako yung brow niya kaya nagpagawa ko. Excuse me lang po. Check na lang po ang needles natin bago po yung needles natin. Thank you. Maraming nagandaan sa kilay mo. Ayaw mo eh. Request po nila lagi kung pumunta dito ka dahil daw kay Miss Kuko. Naging pambansang kilay na tayo, no? Pag pumunta dito, yung si ano, si Miss Kuko. Tapos gusto ko naman yung arch na kagaya sa'yo. Yung head po ng brows natin will start from the middle of the nostrils. Mm-hmm. Yung pong arch naman, ma'am, nandun sa cupid's bow, nasa middle ng nostrils, nasa edge po ng pupil, okay? Mm-hmm. Yung tail, ma'am, nasa gitna yan ng labi. Gilid ng ilong, gilid ng mata. Universal rule po ng kilay, ma'am, dapat po yung tail po must be higher than the head. Tinatawag natin na golden ratio. That's the proper shape po for you, balance po, and symmetry ng for your face. Thank you. Nagilig nyo. Yun ang babayaran nyo sa Wonderbrow. The golden proportion. Ratio, mali pa. The golden ratio. Kilay by Ate Stacy. And then there's Ate Joyce. Ito lash lift naman daw ako. Kano katagal siyang nakalift? Maximum 1 month. Ah, okay. Wow. Nakakapanibago na ulit yung kilay ko. It's now 4 o'clock. Bumili lang ulit ako ng pizza. Kasi katapat lang yung Pizza Hut. Hopefully, walang traffic. Uwi na tayo. Medyo nawawala na yung anesthesia. So, nagiging... Hindi siya mahapde. Pero alam mo yung feeling na parang nagasgas ka dun sa area na yun. Ganun na yung feeling niya. Makapal na ulit siya. But again, it's gonna fade again. And, ayan. Oo, ang sabi. Lash lift.
pack. Kahit pala sobrang konti lang ng lashes ko, kaya pala yun. Ang saya. Kapag kami mascara ko yan ng bongga, it's gonna be super nice, I think. So yeah, let's go home and let's see. Mag-aabang ulit tayo today. Kung lalabas na ba tayo sa GMA today, 4 o'clock pa lang, 5:30 yun. Ayun na naman si Kay, minimessage na naman ako. Gustong-gusto din kasi ni Kay tsaka ni MM na ipagawa yung kilay nila. Pero natatakot siya, just like me, nung una. Baka mamaya hindi bagay or hindi niya magustuhan. Yun naman yung worry nung iba. Pero I must say, nakakatuwa talaga dito sa Wonderbrow. Wala pa naman ako ibang natatry. But dito, napakagaling ng artist. Yung pinakamatagal na process apart from putting the anesthesia is yung mapping ata yung tawag. Yung sineshape nila ng bonggang-bongga and then aaralin yung face features mo and then tatanong sa'yo kung okay na ba sa'yo yun. So, pwede kayong mag-diskusyon as much as you want about the shape. May mga sinasabi pa siyang mga artista na feeling niya ganito, magiging ganito. Itsura ganun. So, talagang they will make you feel na to bagay sa'yo tong gantong kilay, ma'am. Ganyan-ganyan. So, if ganun yung worry nyo, I think you don't have to worry about that dito sa Wonderbrow. Mabusisi yung pag-shape bago talaga finally gawin. Sabi ko lang, ate, kung feeling mo yan, yung bagay sa akin, go. Wala akong opinion. Tiwala lang talaga. Can really vouch for them pagdating sa part na yun dahil galing talaga nila. Forgot to mention, nakakatawa kasi parang naging pambansang kilay na daw yung ang dami daw talagang pupunta sa kanila na sinasabi, gusto ko po yung kilay ni Miss Coco. Yung maganda sa kanila because you cannot just go there and say na, oh, gusto ko po yung kilay ni Miss Coco or gusto ko yung kilay ni Ann Curtis, ganyan. Kasi baka nga mamaya, kahit pag ano kaganda kay Ann Curtis or kano kaganda sa akin, baka mamaya hindi naman bagay sa'yo, diba? And meron tayong sariling features, yun yung babayaran nyo sa artist ng Wonderbrow kasi kaya niyang aralin yung facial features mo and let you know which kind of kilay and shape and arc yung babagay sa'yo. Kasi baka mamaya ilagay yung kilay ko sa'yo tas hindi bagay, sila pa yung sisihin mo, sabihin pangit. Iba-iba nga tayo ng shape, di ba? Kaya nga kapag ka nagme-makeup din, iba-iba din yung ginagawa natin. Depende sa shape ng face. Yarn, yun lang naman ang aking hanash. Tapos they told me na sobrang dami nga daw pumupunta na kilay ko ang bet. But I'm so happy guys ha. Thank you so much for trusting my recommendation and for trusting me, especially for things like this ha, na hindi siya mapapalitan basta-basta, hindi siya mabubura basta-basta, but you trust me. Thank you, kakatawa. Pero in fairness naman talaga, hindi talaga ako mag-recommend if hindi sila ganun kagaling. Mag-comment nga dito yung mga nakapagpakilay na. I wanna know what's your opinion. Okay din ba? Masaya din ba kayo? But yeah, thank you for trusting me. And thank you for supporting Wonderbrow. And thank you also, Wonderbrow. Also, huling pahabol ko na baka ninyo na alala from the last time. Regarding pain, again, isa ako sa tao may pinakamababang pain tolerance na makikilala niyo sa mundo. The first time na ginawa sa akin, nakatulog ako. Ngayon nakatulog ako, nanaginip pa ako. So wala ka talagang mafe-feel because nga may anesthesia tsaka binababad nila ng sobrang matagal. Pwede nyo ding sabihin na mababa yung pain tolerance nyo para siguro yung normal na 30 minutes, ginagawa ng 35 minutes, 45 minutes. Wala talagang pain, promise. We are home with my buntot. Did you miss me, my love? Uy, so, did you miss me? It's now 5 o'clock. Nag-exercise doon sa baba. Siyempre, may excuse na naman ako para hindi mag-exercise, diba? Ang satisfaction na nakukuha nila. Ayun na tayo, guys. Ang mga na luxury item o hindi? Oops, ito yan. Sa pagkikasos na minimum wage sa Metro Manila. Halimbawa, 450 pesos. Real estate. May hirap sa bansa, lalo pag kumakita ang hirap sa pag ayon sa Ibon Foundation. Saan naman pala si Shera? Ikaw ba mahilig ka sa mga luxury bag? Ayan. Ayan na, guys. Sinipin natin ang koleksyon ng dalawang female content creators na certified bagaholics on the go. Talagang rich, hindi yung parang yellowish or nagsisave. Ang 35-year-old vlogger at entrepreneur na si Cucu Makasay. 2016, ang unang makabili ng sariling luxury bag si Cucu. Luxury for me is something na pinaghirapan talaga. Whether it be an item, a travel, an experience. Yeah. First luxury bag. My friend! With my own money is a Louis Vuitton SPD30. It's the exact same bag as my Lola's. Umaabot ng 80 hanggang 200,000 pesos ang halaga. Hala, nanginig din doon the video. Finish na! Sa wakas, makakapag-upload na ako ng vlog!